Ayun na Panginoon, na paulit-ulit. Hindi pa nga po natin sinasabi, naisip pa lang po natin. O hindi pa natin iniisip, alam niya na kung ano ang laman ng ating puso at ng ating isipan. Ganun po yun. Kaya po tayo binibigyan ng katalinuhan upang malaman natin na ang prayers help us gain an understanding on God's loving nature. Kasi gusto na ipakita ng Diyos sa atin. At para makita natin kung gano'ng kabait, gano'ng mapagmahal ang ating Panginoon. Eh, kung lagi mong tatalikod sa Panginoon, ayaw mo makipag-usap, ayaw mo makipag-ano sa kanya, eh, nung may kadalasan nangyayari na yun, mga wala sa kawa ng Panginoon, kung mapapansin po ninyo. Yung mga abalang-abala sa kanilang negosyo, yung mga tao na sa aksada, yung kung mga walang panahon, nasa inuman, nasa kalayawan, yung trabaho ng trabaho, instead of 2 hours na ilalagay natin sa Panginoon, paano mong makikita ang Diyos? Yung tunay na katangian ng ating Panginoon, nung paano niya tayong iniibig, kung tayo sa sarili, walang komunikasyon sa kanya. Ang tunay na Panginoon ay nagpapahayag ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga anak. Pansinin po ninyo, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So paano mo mamahalin ang Panginoon kung wala kang panahon sa kanya? Malayo ang iyong puso sa kanya. Malayo ang kanyang, ang inyong panahon. Wala kayong panahon sa kanya. Panalangin na nga lang, kumisan hindi tayo nakaka-attend sa church, but prayers, kaya pa ba ninyo? Nagagawa pa ba ninyo sa inyong pang-araw-araw na gawain? So, prayers is very powerful. Bilang panghuli at pangwakas po na mga talata na nais kong ibahagi sa inyo at nais ko na bigyan pansin ninyo, nang sa gayon po ay lalo natin mapaiklin yung ating maalam na panalangin. At sa mga susunod po, nais ko ibahagi kung ano ba yung mga content ng panalangin. Eh, brother, hindi ba kailangan ang panalangin ay kahit ano lang ang sasabihin? Opo, kung ano yung nasa puso mo. Wala yung specific pattern o guidelines na sinusunod. Kaya lang po, siya, bilang bahagi ng itinuturo sa Bible, mayroon pong ilang mga pagpapaliwanag kung ano yung dapat na maging laman ng panalangin. Kasi may mga panalangin po na kung saan ay may mga masasama panalangin kung alam po niya. May mga religious prayers na hindi po katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Meron pong mga panalangin na kung saan kumisan ay humihiling ng mali para sa ibang kapwa. So, hindi po katanggap-tanggap yun sa ating Panginoon. So, sa mga susunod po, maaari natin mabanggit ang mga bahagi na dapat natin ilahad sa ating mga panalangin. At bilang pangwakas po, ay nais ko lang ihiningin na kung saan ay magbigay at magbigyan diin ang kahalagahan ng panalangin sa ating mga buhay. Wala po tayong ibang tatakbuhan. Wala po tayong ibang maaaring tumulong sa atin. Kaya po sinabi ko sa inyo, prayer is the best weapon. Sa Mark 11:24 po, sinasabi, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Matthew 21:22, if you believe, you will receive.
whatever you ask for in prayer. At ang panghuli po, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Sa ating mga panalangin, ilatag po natin ang ating kahilingan sa ating Panginoon. And at the end, siya po ang magtuturo what is best for us. And that is the power and the beauty of our prayer. God bless everyone.